Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga madalas ko ginagamit na cushion and mga liquid foundation or BB cream. Kasi ito talaga yung sobrang, alam niyo yun, talagang masasabi ko na sobrang happy ako at na-discover ko sila. Kasi talagang ang dami ko nang na-try, kaya nga medyo marami akong visible pores dyan dahil bata pa lang ako. Talagang sobrang ang dami kong na-try na pinagsisihan ko talaga. Nalasira yung face ko. But ngayon, masasabi ko, isa sila sa itong mga to is talaga masasabi ko na okay siya sa skin. Tapos lahat na ipapakita ko, guys, is may coverage na hindi naman siya sobrang mukhang makeup na makeup na parang sobrang parang wow, parang foundation day. Hindi ganun, guys. So, ayan. Meron akong 2, 4, 6, 7 na ginagamit. Ito lang talaga yung totally na ginagamit ko talaga. Depende yan sa pupuntahan and pang everyday. Yun lang, guys. Yun lang talaga. So, ayan. Doon muna tayo. Mag-start muna tayo sa pwedeng pang everyday. Ayan. Kasama na yung mga tinted sunscreen dito. Although na meron na akong mga ibang review nito, pero ipapakita ko sa inyo. Kasi guys, ano, ito yung masasabi ko na okay talaga. Pero hindi ko na sila isa-isahin na explain kung bakit, kasi iba may review na ako nito. Hanapin na lang, guys. But, unang-una, masasabi ko pang everyday na pinakapak na pak talaga sa akin is itong okay na itong Bello Tinted Sunscreen. Ayan, ito yung madalas kong ginagamit din lately kapag gusto ko lumabas. Kasi, although hindi siya nagbibigay ng sobrang talagang pak na pak na coverage, maganda kasi, ang ganda na sa skin, ang ganda lang ng effect niya sa skin mo. Parang ang dewy, ang fresh lang. So, bet na bet ko talaga siya, guys. And itong Skin Saver, sana magkaroon na ng stock nito. Ayan, so, kay anakay ko ito nabili. Ito yung una niyang nilabas na Skin Saver. Ayan, 688 to, guys. Ito nasa, hindi ko alam kung magkano na to, guys, eh. Check ko na lang, guys. Pero, affordable din to. Ito nasa 688. Pero itong 688, ito may sabi ko na sobrang sulit talaga. Ang ganda sa balat and maraming benefits. And, kung pang everyday lang din naman na talagang masasabi ko na kung gusto niyo na sobrang full coverage din, na hindi kayo mukhang makeup na makeup na makeup, medyo pricey lang siya, guys, pero sobrang sulit, masasabi ko talaga na sobrang sulit, is itong Magic Cover ng BB Cream ng The Face Shop. Obvious naman, tignan nyo, hanggang dito na lang siya, guys. Ito na lang yan. Dati medyo puno yan. Ito dito na lang siya ngayon. Kasi guys, ang ganda talaga nito. Hindi ko lang siya nagawa. Hindi ko nagawa ng review to. Isa lang yata yung shade nito, eh. If I'm not mistaken, guys. Pero, nagbe-blend siya sa skin tone, eh. Kahit ganyan siya, kahit ganyan yung shade niya, guys, nagbe-blend siya sa skin tone ko. I mean, hindi siya ganun kapute, hindi ganun kaitim. Parang, na-adapt ng skin mo yung color niya. Kaya gusto ko to. And, pansin ko, ang ganda ng coverage. Sa kahit hindi mo damihan, ang ganda talaga, guys. Pag ginagamit ko to, hindi ako nagsiset ng powder usually. Pero pag alam kong matagal ako sa labas, nagsiset ako. Pero guys, maganda talaga tong BB cream na to. Sa face shop, nasa 1,000, almost 1,200 to. Pero sobrang sulit, matagal mo nang magagamit. Yung mga ilang buwan na rin sa akin to. Pero hindi pa naman siguro mag- 1 year naman siya. So bago mag 1 year, mauubos ko na to. Kasi talagang everyday, alam naman ako, gala ako, guys. Alam niyo, lalo na yung mga regular na nanonood ng vlog ko ever since, guys, talagang gala ako. So, tsaka hindi ako lumalabas talaga as much as possible ng hindi mo lang nakaayos or nag-BB cream or tinted sunscreen, hindi talaga. And, maganda dito kasi may SPF 20 na siya, PA++. So, ayan. And, made in, I think, saan ba to? Korea. SPF 20, PA++, and ang shade niya is Beige Natural BB Cream. Merong pink nito, pero ito yung mas sobrang pak na pak yung coverage niya. Ayan, ito talaga, sobra. And yun, kapag everyday na gusto mo lang dewy effect, meron akong review nito, Sun Glow. Pwede na siya. I mean, wala talaga pa rin tatalo sa tinted sunscreen itong dalawa. For me, pero kung gusto nyo lang na medyo yung effect niya is dewy, pag sobrang dry yung skin nyo, okay na to, guys. And konting coverage, okay na to. Hindi ko pa natatry yung BLK, pero parang may napapanood akong review na maganda rin yun. Pero so far, okay na din naman siya. Pwede na kasi kung affordable, okay to. And then, itong Kill Cover na to, guys. Sobrang the best talaga na cushion for me, ha. I mean,
ito gamit ko ngayon. Gamit ko talaga siya kanina. Ginamit ko talaga siya kasi sabi ko, gusto ko yung parang yung effect niya is parang pumuti. Maputi rin kasi talaga to. I mean, ang shade nito is linen or linen. Something ganyan. Linen or linen. Hindi ko alam kung paano nila i-pronounce. Hindi ko pa sinare-research. But, meron siyang SPF 45 PA++. Clio Kill Cover Conceal Cushion. Ito daw yung pinaka-pack na cushion nila na may coverage. Nabili ko to sa Club Clio mismo sa may Festival Mall. Ayan, yun nga, ang shade ko dito is linen or linen, na kung paano ba i-pronounce yan. Kasi medyo napumuti na ulit ako lately. So, ito siya, papakita ko lang yung shade niya. Ayan, saktong-sakto lang siya sa akin. And kapag gamit ko to, guys, alam niyo yung nakaka-glow, yung nakaka-glow ng skin. Tapos talagang, kahit hindi ka na mag-concealer, ito na yung pang-conceal mo. Sobrang grabe talaga. May iba-iba tong, may iba-iba siyang klase. Meron siyang pang sobrang gusto mo na, parang ano yun eh, parang pag gusto mo ng sobrang dewy or sobrang parang luminous yung effect niya, meron din, pero light yung coverage niya. Pero sabi nila, ito daw talaga yung pinaka-pack na may coverage talaga. So, ito yung binili ko. Buti nilang available siya. Basta guys, matatandaan nyo, Club Clio Cover Conceal Cushion. May conceal cushion kasi talagang grabe yung coverage. Ayan. Pero alam ko may mga online nagtitinda nito, pero kung hindi kayo sure sa shade nyo, mas okay na bumili lang muna kayo sa store or check nyo lang sa store yung ano, kasi alam ko may mas mure. Pero syempre, make sure na original guys, kasi alam ko may mga, ewan ko ah, may mga gumagawa ito ng klase ina mga ganito. But for me, one of the best and super sulit. Nabili ko to, I think nasa 1,680. Pero dalawa na siya, guys. So para isipin mo magkano lang yung isa, tapos meron na siyang ano, meron na siyang refill. So yun, kaya yun yung maganda. Tapos medyo tipid naman siyang gamitin kasi dati inaaraw-araw ko to. Okay naman. I mean, hindi naman siya ganun kagastos na parang kailangan mo ng sobrang dami. So, ayan. So far, okay pa naman yung makeup ko. Hindi namumuo. Tapos, parang glowing lang yung skin mo na pumuti. And yung mga open pores ko, hindi masyadong halata sa personal. Ganyan. And talagang kahit buong maghapon. Kasi sabi rin ng iba, pag cushion daw, parang hindi siya tatagal sa skin mo. Pero sa akin, okay siya. O dahil sinet ko rin siguro. Pero ako kasi, depende sa mood ko yan. Kapag nagku-cushion ako, minsan hindi ko siniset sa weather din kung mainit or malamig. Pero most of the time, hindi talaga ako nagsiset nito, guys. Kasi gusto ko yung effect na parang hindi siya oily, pero parang dewy lang yung effect. Pero, syempre, check nyo rin yung face. So, kasi minsan pag sobrang oily na parang ang gara rin na matignan. Pero, ano lang, depende yon, depende rin. Depende rin sa reaction ng face mo, pero ito masabi ko na sobrang okay talaga siya. As in, one of the best. Sabi ko nga, if ever maubos ko tong dalawa, mag-repurchase ako. And siguro magsistick na ako dito, tsaka sa foundation na ipapakita ko sa inyo. Kung hindi ako makatry ng iba. Pero so far talagang sobrang pwede itong pang-event para sa akin. Kasi sa akin, nagtatagal talaga siya kahit cushion. Tsaka sabi rin kasi sa akin, pag cushion nga raw, diba, parang na nabubura or nawawala. Pero ito, okay na okay talaga sa akin. Hindi talaga siya. Kaya mo, anong oras na, oh. Hindi pa talaga siya na-fade or what. Natatakpan pa rin yung parang melasma ko dito. Okay, wala naman akong problema. Ayan. And then, ito, binili ko to. Wala siyang takip eh. Pero, wala siyang lagayan kasi nabili ko lang siya ng 50% off sa The Face Shop. Parang lumalabas lang na 300 or 400 pesos lang siya. Yun nga, ang problema ko dito, hindi ko naisip yung shade. Una-una, akala ko pag cushion, isang shade lang siya, nag-a-adapt sa skin mo, pero hindi pala. Although, medyo maitim siya, compare sa isa, tignan nyo naman, sobrang dark, pero tignan, papakita ko lang sa inyo. Ayan, tignan nyo naman yung difference niya. Ito yung natural beige, teka lang ha, may ilaw. Ito yung natural beige sa taas, ito yung sa Club Clio. Maitim talaga. Hindi ba siya sobrang itim, pero medyo dark talaga. But since hindi nga pantay pa rin yung skin, kundi pa rin bumabalik yung sobrang talagang puting-puting-puti ko before. And na-adapt naman siya ng skin, kundi na siya halata. Basta yung powder ko medyo maputi. Keri na yun, guys. Nagbe-blend naman siya. So, ayan. Ganda rin ito. Basta, alam ko, basta pag-cushion talaga. Tapos,
mga galing Korea, feeling ko ang gaganda. Wala pa akong, bagay, hindi man ako masyadong ano, pero hindi ako pala bili. Pero ito, nag-set na talaga ng standard sa cushion nung na-try ko to. Parang, alam niyo yun, parang ay, natatakot na ako mag-try ng iba, kundi lang ito talaga. Ang ganda kasi talaga nito. So ito, nakalagay, kaya naman ako napabili ito kasi syempre 50% off and sabi nila is waterproof. Hindi ko pa naman siya natatry kung waterproof talaga siya. Pero natry ko siya once sa mainit na panahon, which is okay naman yun. Ang ganda ng lapat niya sa face, may coverage naman siya. Pero hindi kasi kapal ang coverage ng Club Clio. Ito, pwede mo siyang pang everyday. Pero yun nga lang, wag kayo mag-expect na parang sobrang magtatagal sa face mo. Pero pag gusto mo lang yung biglang labas, gusto mo lang maglagay ng something sa face mo, tapos lip and cheek tint lang, pack na pack, okay na rin to for everyday. Kasi wala lang, ngayong nagkakaedad na tayo guys, magta-31 na rin ako ngayong taon na to. Gusto ko yung ilalagay ko sa mukha ko is, alam nyo, medyo kahit papaano naman may benefits, tapos okay naman siya, I mean, makakatulong sa skin ko kasi 'di ba the more na nag-age tayo na iba na yung skin natin. Kaya sabi ko ngayon as much as possible kung kaya rin naman yung mga gusto kong bilhin para sa skin ko, mag-invest talaga ako. Ayun, hindi ako manghihinayang basta sa face ko kasi mas gusto ko rin mag-invest talaga sa skin care or sa skin ko kaysa sa kung ano ng bagay rin kasi wala eh, para rin 'di ba sa ano mo, sa sarili mo lang din 'di ba? Ayun. And yung last na pinaka ito rin na mahal din na nabili ko para sa sarili ko is itong Estee Lauder na double wear maximum coverage camouflage makeup for face and body. Actually, thank you so much sis PV kasi siya nag-recommend nito guys. Mas okay daw to kung gusto mo talaga kasi nagtanong muna ako sa kanya. Kaya sabi ko gusto ko mag-invest na isang makeup na magagamit ko talaga like pag aalis or kung may mga event na pupuntahan tayo or may mga birthdays ganyan or basta gusto mo lang magayos. Sabi ko gusto ko lang mag-invest ng isang liquid foundation, powder, mga ganyan. Sabi niya ito daw yung parang bago yata 'to na Estee Lauder. Pero hindi ko pa siya nagagawa ng review but soon. Pero na-try ko na 'to once kasi nga nag-lockdown. Hindi ko na diyan. Tinangkaalis kasi so wala. Sa bahay lang siya. But ito yung isa sa pinaka okay din for me na foundation na na-try ko. Papakita ko lang sa inyo. Ang shade ko dito is 2-in-1 Desert Beige. Nakalagay dito is yun nga pwede siya sa katawan. Sabi niya nakaka-ano daw to, nakakatakip daw ng tattoo. Try ko nga dito. Hindi ko pa na-try eh. Kasi hindi ko pa ito nagagawa ng review. Pero may SPF 15 and then yung primer nito is SPF 45. Yan. But anyway, ito rin yung isa sa foundation, na liquid foundation na ininvestan ko talaga. Na maganda rin talaga. Parang meron pa ako is, oh, wala na pala. Napamigay ko na. Gamit ko rin dati yung Maybelline na Superstay, which is okay din siya. Pero nung yun nang na-discover ko tong Club Clio, Estee Lauder na ganito, tsaka yung mga cushion tinted sunscreen. Parang, ayun, binigay ko na muna siya kay mama. Kasi mas magagamit ni mama yon. So, ayan. Ayan, ito nga, kasi most of the time, cushion talaga yung gamit ko. But anyway, itong double wear na to, papakita ko lang sa inyo yung shade niya. Ayan yung lapat at kapal talaga. Ito yung parang, for me ah, kahit sinasabi nilang mas makapal to kaysa dun sa bote na kilala sa Estee Lauder na talagang nag-boom, na talagang marami rin bumili. Mas gusto ko rin siya kasi grabe yung coverage niya. Ay, natatakpan talaga nga yung veins. Ayan, ito siya guys. Wait lang. Ayan siya. Kakolor na kakolor lang ng skin ko. And maganda dito guys kasi marami kang pagpipilian talagang as in. Maraming talagang makukuha mo talaga yung shade na gusto mo. Na parang lapat lang sa... Eh ano, tingnan nyo oh. Parang hindi lang nahalata sa skin ko. Talagang bigla lang ko makakita talaga ng foundation din na parang... Alam mo yung parang sobrang hindi halatang naka-foundation ka. Although medyo makapal to. Pero napapansin ko, hindi siya ganun ka sobrang big deal na parang foundation day ang peg mo. Hindi siya ganun yung effect niya. Siguro kasi unang-una
kakolor na kakolor ng skin tone ko. Talaga nakakuha ako ng hindi ko na kailangan mag-mix or kung ano man, ito lang 2-in-1 okay na ako dito. So, ayun lang. Yun lang guys. Yun yung mga collection ko guys and sana nakatulong. Pero kung ako sa inyo, guys, marirecommend ko talaga cushion din yung tinted sunscreen ko for everyday. Tinted sunscreen okay na okay talaga. Cushion, yung cushion na pinakita ko is okay talaga. And kung gusto niyo naman mag-invest din, kung may din kayo mag-party-party or what, mag-ano-ano man, ganyan, mag-try din ng bago lang or gusto niya lang mag-invest, ito yung ma-recommend ko din sa inyo. And yung mga pinakita ko sa inyo, guys. As in, talagang sasabi ko na ma-recommend ko kasi talagang gamit na gamit ko yan, guys. So, ayun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching and God bless. Bye!